Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Wednesday, July 6, 2022 mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po tayo sa baba. Also, please don't forget to click the notification bell sa tabi. No? Pa-click po yan para malaman nyo po kung mayroon tayong mga bagong uploads or mga bagong live streams na nakaschedule. Also, please don't forget to follow us sa ating dalawang Facebook page. Let's Unpack This by Coach Jared. And this one, okay, this one, itong ating main page na Coach Jared. Kahapon, di ba nagkaroon ng kauna-unahang cabinet meeting ang Pangulo natin? Ang Pangulo natin, si BBBM. Yes! Ang majority president, mga kaibigan. The majority president ay nagpulong kahapon. At meron siyang press con pagkatapos. At sa press con na ito, mga kaibigan, meron pong nagtanong sa kanya. Kasi kahapon, ang balita po kahapon is that sumipa na ng 6.1% ang ating inflation ng June. So 6.1. So sumipa na ng 6.1% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas na ang presyo ng bilihin at humihina ang ating buy purchasing power. Ibig sabihin, ang piso, mas konti na ang mabibili ng piso ngayon kaysa nung nakaraan. Yun po yung sinasabi natin na inflation rate. So kung dati, ang pamasahin natin, kaya na ng 2 piso. Yun yung inabutan ko mga 150. Actually, hindi pa nga . Inabutan kong pamasahin noon, piso. Sa jeep. Bata-bata pa ako noon. Nabutan ko pa yung piso sa jeep. Tapos, 2 piso na coke. Yung inabutan ko. So kung dati, nung kabataan ko, nakakabili pa ako ng 2 pisong coke. Nakaka-jeep pa ako sa halagang piso. Siyempre, habang tumatagal, tumataas ang presyo ng bilhin, etc. etc. Ngayon, ang pamasahe, 14. 14 na ba? Tapos, ang isang coke, yung isang coke na 250 ml, 20 pesos na. 25 pesos. So, 11. Ah, depende. O, 11 daw. Atagal ko na kasi hindi nag-jeep. Pasensya na. So, 11 pesos. 11 pesos. So, ayan na nga. Yun po ang, pero ito, yung inflation on a monthly basis, sinusukat yan. So, inflation natin nasa 6.1 na. At, it's manageable pa rin naman. Manageable, pero syempre mataas na rin. Kumbaga dati, yung peso mo talaga, humihina ang purchasing power. Ngayon, kahapon, na-interview po si PBBM. Okay. Meron po kasing nagtanong sa kanya. Ano ang kanyang masasabi tungkol sa inflation rate na inireport ng Philippine Statistics Authority o PSA? Okay. Ito po ang sinabi ni PBBM. Bongbong Marcos disagrees with PSA report of 6.1 inflation rate in June. Yan. Hindi tama yan. 6.1% ang inflation. Mali. Hindi tama yan. Panoorin natin yung sinabi ni PBBM. The question was, inflation rate soared to 6.1%, the highest since October 2018. Does the President have any concrete plan to address this? Paano matutulungan ang mga Pilipino umaaray na sa taas ng presyo ng bilihin? Yes, of course, the inflation rate is a problem, not only in the Philippines, but everywhere. Our inflation rate, anong pinote na inflation rate? Right now, 6. What did the... 6.1. 6.1? Yes, I think that I will have to disagree with that number. We are not that high. We have crossed our targets were less 4% or less. Unfortunately, it looks like we may cross that threshold. Tatawid tayo sa 4%.
The increase in commodity prices are again something that happens, that the forces that have pushed the commodity prices up are again beyond our control. Much of our inflation is actually imported inflation. It is imported because it is the inflation on the products that have suffered inflation that we import. So sumama na yung inflation nila dun sa atin. When we analyze, we have to make those categorical differences so that to better understand really what the situation is. Tama. Actually, mga kaibigan, syempre, pag ako nagsabing tama yun, bias yun. kasi, unang-una, BBM supporter na ako. Tsaka so, bias agad yun. Pero mga kaibigan, tama po kasi siya dun. Okay? Basahin po natin yung balita ni Inquirer. Bongbong Marcos disagrees with PSA report of 6.1 inflation rate in June. Ang sabi, so binalita yan, ayan. Earlier Tuesday, the PSA said the country's headline inflation rate last month was at 6.1%, which matched a November 2018's inflation rate of 6.1%. It is, however, the highest since October 2018's 6.9%. So, ang paliwanag dyan, ay sinabi ng PBBM kanina, no, yung increase in commodity prices, ibig sabihin, yung pag-import natin ay mas mahal, kaya pag ibinaba dito sa Pilipinas at i-distribute sa Pilipinas, mas mahal na rin. And these are, tama rin po siya to point out na these forces are out of our control kasi wala, tulad ng binanggit niya before, wala tayong, yung konsumo natin ng oil ay mababa. Kaya wala tayong say pagdating sa presyo ng oil. Tapos, meron pang Ukraine-Russia crisis, etc., etc. So, marami po talaga sa produktong ini-import natin ang nagtaas ang presyo. Kaya ngayon, ang bagsak sa Pilipinas mas mataas din. Di ba? So, ngayon eto na. Nagpasukan na ngayon yung mga dilawang pink na nega. Dilawang pink na nega talaga sila. Nagpasukan na sila ngayon yung mga experts. Yung mga experts. Ano sabi ng experts? Ito pala sa ilalim. For Leonardo Lanzona, an economist at Ateneo de Manila University, the power of BSP's tools has limits, adding that the government should also help in the inflation fight. Ayan. Hindi ro pwede na ano lang na pulisiya lang ang gagawin, kailangan tumulong din daw ang gobyerno. On. So, meron pang isang comment dito. Ito, nakakatawa to. In summary, the president does not seem to know how international trade works. Money is not all that matters. Yun. Napakahusay talaga. Ang gagaling nila. Okay? The president does not seem to know how international trade works. Big words. Ato pang isa. Expert says no reason to doubt PSA on inflation. Okay? Wala rong dahilan para pagdudahan ang pag-compute ng PSA pagdating sa inflation. Si Professor Emmanuel Leyco ng PLM o pala Pamantasan ng Lungsod ng Maynila said the surveys and studies conducted by the PSA are used not only by the academe but also by the business community when it comes to monitoring price movements. Leyco maintained that the PSA stands as a reliable source. Alam nyo, nakakatawa talaga minsan. No? Parang itong mainstream media natin, naghahanap lang ng eksperto para pangontra sa administration. No? Kahit kaninong administration, kahit kaninong pangulo actually. Pansin ko talaga yan. Yung mga experts nila, kapag pro-admin ka, hindi ka nila interviewin. Interviewin ka lang nila kapag anti-administration ka. So sabi, PSA is the most authoritative source, says Leyco on One News' The Chiefs. It is a government agency and I don't have any reason not to believe them.
they're very good with what they're doing. They're doing the surveys. They're watching the numbers. So, yun. Parang sinasabi nila, ba't ako maniniwala kay Bongbong? Eh, hindi naman eksperto si Bongbong dyan. PSA ang may alam niya. Mas maniniwala ako kay PSA. Bongbong Marcos, sino ba yan? Pangulo niyo lang naman. Ganun ang sinasabi nitong Leiko. Yan. Okay, walang problema. Opinion niya yan. O di, sige. Sige, go. Walang problema. Pero ito yung matindi, yung kay Ibon Foundation. Marcos should show basis for disagreement with 6.1% inflation rate, sabi ng isang think tank. Well, first and foremost, Ibon Foundation is not a think tank. Hindi po yan think tank. Ibon Foundation is a CPP, NPA, NDF front. Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa said, it was the first time that he heard a president dispute any data from a statistical agency. Sabi, ay, first time doon yung makarinig ng Pangulo na kumontra sa isang statistical agency. Sabi niya, we have to hold on to science and believe in the professionalism, I think, of our statistical agencies. Pero kapag pinupush nyo dati yung Duterte, yung mga anti-Duterte propaganda nyo, kinukontra nyo si PSA. Sige. If the president has alternative data, of course, it's very welcome. But in all honesty, the way he delivered his message, he just seemed to be making a knee-jerk reaction. Which I think was unbecoming of a president. Wow. Nung nagmumura ang Pangulo, unbecoming of a president. It's so unstatement-like. Oh my God. Nakakadiri, sabi nyo. Kayong mga dilawang pink communists. O yun ang sinabi nyong lahat. It's very unbecoming daw of a president na meron kang isang Pangulo nagmumura. Yan. Tapos ngayon, meron kang isang Pangulo na alam yung sinasabi niya, ay unbecoming pa rin. Hindi pa rin okay. Ayaw niyo pa rin? Hindi niyo pa rin siya gusto? Okay. O di kayo na lang kaya. Sa inyo eh. Africa said he doubts the president has a basis for his doubt. If he had... Ano daw? If he had, he would have mentioned it. Kung may ebidensya daw siya sa kanyang sinabi, si PBBM, no? Kung may ebidensya daw siya sa kanyang sinabi, dapat daw sabihin niya. The only semblance of argument he had was invoking na tumawid daw sa 4%. I mean, that's a stated fact that we have breached 4%. And breaching 4% is not an argument for 6.1% being wrong. So I don't think he has any data at hand to dispute the 6.1% figure. Ayun, wala rong ebidensya. Sabi ng Ibon Foundation. Okay. Ngayon tayo sumagot. Kasi may sagot dyan si Benjok, no? Ang ating Secretary of Finance. Pero bago tayo mag-deep dive dito sa sinabi ni Benjok, no? Painggan natin muli yung tanong. Balikan natin yung tanong para meron tayong konteksto. Ano mga Pilipino umaaray na 18. Does the President have any concrete plan to address the highest since October 2018? Wait, ulit. Was, inflation rate soared to 6.1%, the highest since October 2018. Oh, okay. Inflation has, dapat nga has risen eh. Or baka rose. Inflation rose to 6.1%, the highest since October 2018. Tama ba yung pagkakarating natin? Was, inflation rate soared to 6.1%, the highest since October 2018. The highest since October 2018. Okay. Malinaw yung tanong, ha? Monthly ba yung pinag-uusapan? Or annual? Kasi mga kaibigan, mali rin yung nagtanong eh. Dapat nilinaw niya na monthly ang kanyang gustong ipatunguhan, hindi yung annual. Dinramahan pa niya kasi, the highest since October 2018.
So ibig sabihin, kapag sinabi mo October 2018, ang unang-unang papasok sa utak mo ay ayoko nga annual. Hindi ito monthly. Hindi ito monthly. Ngayon, puntahan ngayon natin sinabi ni Jokno. Let me begin by saying that the president's disbelief at the 6.1% June 2022 inflation rate figure was misunderstood. He was referring to it as a full year figure. So annual pala. So year to date. So hindi siya month on month. Hindi ibig sabihin na for the month of ganito, ganitong porsyento, for the month of February, ganitong porsyento. Hindi, kasi yung framing nga ng question, yung pagkakatanong ng tanong, ay mali. Ginamit niya October 2018. Napakatagal na nun. Anong pinag-uusapan natin kung 2018 pa? Siyempre, yung automatic agad sa sasagot ng tanong, year to date ang iyong iisipin. Kung sinabi niya na ganito, for the month of June, 6.1% ang ating inflation rate. How would you address that? Mas simple. Walang drama-drama. But kasi meron pang the highest since ganito. Pinanood ko na ito kanina . Pero panoorin natin ulit. Okay, balik. The president's disbelief at the 6.1% June 2022 inflation rate figure was misunderstood. Okay. He was referring to it as a full year figure when in fact the year to date, meaning January to June, average inflation rate is actually 4.4%. Okay, so that's what he was in mind. Okay, 4.4%. In practice, the BSP projects the monthly inflation rate a few days before the official announcement. The inflation rate of 6.1% for June 2022 is within the BSP's forecast range of 5.7 to 6.5% for the month. And from January to June 2022, as I earlier mentioned, the average inflation rate of 4.4% is still within the Development Budget Coordination Committee's target of 3.7 to 4.7% for the year as of May 24th, 2022. The president was correct in saying that the current high inflation experience is global. Among our peers, Indonesia's overall inflation climbed to 4.4% in June from 3.6% in May. Meanwhile, Thailand's inflation rate increased to 7.7% in June from 7.1% in May. Inflation in the Eurozone, which includes Germany, Italy, Spain, Italy, etc., stood at 8.6% in June, the highest in 11 years. And meanwhile, in the U.S., inflation rate reached a 40-year high of 8.6%. Rest assured, the recent acceleration of inflation will be arrested by the government through addressing constraints in the food, energy, and transportation and logistics sectors. Paano na? Asa na yung Ibon Foundation? So tama yung 4.4%. Kasi year to date, simula January hanggang June, year to date kasi YTD. Hindi siya, yung sinabi ni PBBM is not month on month, pero year to date. In the bigger scheme of things, mas maganda talagang tingnan mo yung year to date. Kasi yung month on month, sasabihin lang yan, noong January, ganitong kalaki yung inflation rate, ano yung next month? Yung next month, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende sa mga gagawin mo ngayon. Pero kung year to date, makakita ka ng trend. Okay? May makakita ka ng trend. Diba, January, mataas,
may mga ginawa kang measures. Pagdating ng February, bumaba. Medyo nag-relax ka sa measures. So tumaas ulit yung inflation rate. So ngayon, sa pagdating ng ano, pagdating ng the following month, mapepredict mo na kung paano mo mamamanage yung inflation. So mas maganda talaga kung titingnan mo siya from year to date kaysa month on month. Pag month on month, parang nakaka-overwhelm. What the heck, 6.1% tayo ngayong June. Ngayong June. Eh paano next month? Paano pag meron kang mga programa that would arrest inflation? O di next month, bababa yun. So hindi reliable yung month to month. Year to date talaga dapat. So sinong may mali? Alam niyo mga kaibigan, sabi nga, a good leader surrounds himself with the best people. Magaling yung economic team natin, mga kaibigan. Magagaling ang economic team natin. Hindi man lahat yan ay Marcos supporter, pero mga galing sila. So, yung sinabi ni PBBM ay may basehan. Kontra dito sa sinabi ni Ibon na walang ebidensya. Ano bang sinabi ni Ben Jokno? Kasi nasa kanila yung data. Nasa kanila yung impormasyon eh. From January to June 2022, the average inflation rate is rate of 4.4%. It is still within the Development Budget and Coordination Committee's target of 3.7 to 4.7. Ang goal kasi is 4. Yun yung goal. 4 ang pinaka-safe. 4 ang pinaka-safe. Year to date, 4%. Kaya ang leeway lang nila nasa what? Minus 0.3 tsaka plus 0.7. So technically mga more or less 1%. Yun lang ang leeway nila. Yun lang yung galawan nilang dalawa. So ngayon we are at 4.4. Medyo malapit na tayo dun sa ceiling ng 4.7%. So para ma-arrest 'yan, para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilihin, kasi syempre high level talks 'to eh, medyo lilipad lang 'to sa ulo ng ordinaryong tao. Anong importante? Paano natin mapapababa ang presyo ng bilihin para bumaba din 'tong porsyento na 'to? Doon ngayon papasok yung mga measures na gagawin ni PBBM. At since karamihan ng inflation ay nanggagaling sa importation, sinabi yan kanina ni PBBM, karamihan ng karamihan ng inflation ay nanggagaling sa import, eh mukhang doon tututok si PBBM. Kung ano yung gagawin niya, wala pa, hindi pa natin alam. Pwedeng i-build up niya yung internal natin na food security. Food sources natin, pararamihin niya yung food sources sa Pilipinas. Or, I don't know, baka ask for, mga discount on wholesale importation. Pwede naman yun eh. So, doon ngayon papasok yung mga development, yung mga programa to arrest yung inflation rate. Ngayon, pag bumaba ang presyo ng bilihin, big deal pa ba yung 6.1%? Hindi na. Baka next month bumaba na ng 5 yan. Or 5.5 para medyo optimistic. Nagbabago kasi yan eh. Pag monthly, kailangan talaga tingnan mo year to date para meron kang trending. Wala. Magagaling daw itong mga professor na to eh. Magagaling daw sila eh. O di, kayo na. Kung magaling kayo, dapat kinuha kayo sa economic team. Kaso, hindi. Hindi kayo kinuha eh. So, it's either hindi kayo nag-apply or hindi kayo tinawagan. Ganun lang yun. So, it is not a knee-jerk reaction.
Hindi siya yung tipong natanong lang tapos, ay hindi, hindi totoo yan. Hindi yan knee-jerk reaction. Napag-aralan na pala. Naunahan na kayong lahat. Naunahan na kayong lahat. Napag-iwanan na kayo ng panahon. Naunahan na kayo ni PBBM sa pag-aaral. Kala ko ba walang alam? Kala ko ba walang alam, di ba? Yung ekonomista lang dyan na ano, na siya lang may alam. Pero, huli kayong lahat. Hindi kayo makapagpaliwanag. Hindi nyo malusutan, di ba? Tayo. hindi nyo maibagsak so far. Antindi mga kaibigan. Ilang araw pa lang siya nakaupo. Di ba? Kailan lang siya umupo? July 1? July 6 lang mga kaibigan. 6 days pa lang siya nagtatrabaho sa opisina ng presidente. Ang dami-dami ng bumabatigo sa kanya. Halos araw-araw meron. Either kukunin yung salita niya out of context or gaganituhin tulad ng itong mga ganitong salitaan na imamamaliitin yung kanya mga sinasabi, etc. etc. Tindi, no? Tindi, mga kaibigan. I've never met a group of people who are so angry at one person na kahit anong gawin niya, kahit tama, ay hindi papansinin. Tindi, mga kaibigan. Galit na yan. Hindi na objective yan. Nakakamatay ng maaga yan. Tigilan niyo yan. Kung hindi niyo mamatay na maaga, bahala kayo. Trip niyo. Ay, bahala. Trip niyo yan eh. Isang malaking content to kasi si PBBM. Sabi ni ano, Jeremy S2. Meron nag-stars sa atin. Joni Pabon, salamat sa stars. Roro Nova Zoro, salamat sa stars. Inday Zell, salamat din sa stars. Babana lang ako din sa ilalim. MJ Repeat, salamat sa stars. Florence Bunyales Ocampina. Jake Yahoot. Yan, Joni Pabon, Roronoa Zoro, Inday Zell, MJ Repeat. Yun, si Ryan Enicose, salamat din sa stars. Ayan. God bless. God bless ya. Uy, si Sarah Jenica Toribio, salamat sa iyong super chat muli. Hanggang dyan lang po muna tayo mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you tomorrow at 10:15 PM on our next Coach Jared Live. Bye everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye.